game. Weather natin. Babad 124. Kabit natin ngayon itong Dr. Pulley na sliders kay ADV. Gusto lang itry kung may difference ba sa performance. Although same lang yung timbang na ilalagay ko, 15 grams. Kasi naka 15 grams ng ADV ko ngayon. Naka pulley set na kasi yung ADV ko, kaya yun yung timbang ng bola ko na gamit ngayon. Tapos naka center spring din. So, pakita ko sa inyo itong Dr. Pulley na sliders. Kabit natin. Itong sliders natin, 15 grams siya. Yan, Dr. Pulley. Nakalagay ay explosive acceleration daw, highest top end, extended gear ratio range, most stable gear ratio. Pero tingnan natin ha, yung function niya talaga pag nakalagay na doon. Kung may difference ba, kung may magbabago. Yan yung instructions ng pagkakabit niya. Pag ganyan daw ang kabit. Actually ito, nagamit ko na ito kay Click. Pinang-test ko kasi ito noon. Pero kay ADV ko talaga balak ilagay. Kaya may mga dumi na yan. Nasa nga kay Click eh, nung nagtutunan ako ng panggilid. May pinatest kasi sa akin si M na pulley na speed tuner. Ang bali, ganyan yung position niya. At yung gamit kong pulley, yung ECU Tech. Kalkalya na pulley. Kalkal yung flyball ramp. Tapos ito naka-degree yung surface. Bali, ganyan yung paglalagay niya. Ito yung makapal na side, dalawa kasi yan. Isa yung open. So ito, pag ganito. Ang kabit. Yan, pag ganyan. Kaliwa yung makapal na side or yung may nakalagay na Dr. Pulley. Yan, Dr. Pulley. Kaliwang side lahat. Yan, ganyan. Yan, balikan niya na magiging tsura niya. Tapos, sagay natin yung back plate. Yan, ganyan. Sagad natin na ganyan. Tapos squeeze natin dito. Kasi nakalagay ano eh, explosive acceleration daw. So tingnan natin kung totoo ba na explosive nga. Ayan, ganyan yan. Sagad. Tapos palit natin yung normal na bilog na bola. Itangat natin ha. Tagal natin. Kabit natin yung mga normal na bola. Ito JVT ito na 15 grams din. Ito nga yung gamit ko. Same lang ang bola ng PCX tsaka Click. ADV, same lang. Yan. Saan na yung marker natin? Ito. Balik-ulit natin na ganyan. Buwitan naman natin sa kabilang side. Sa tabi niya. Ito. Sagad yan ha. Tingnan natin yung difference. Parang same lang no. Same lang. Halos same lang sila ng level ng baba. Itong back plate pag nakasagad na ganyan. So wala siyang effect sa acceleration or sa low gear. Kasi yun yung idea eh. Kapag kasi mas lubog ito, pag nilagay mo yung back plate, siyempre yung belt mo mas bababa dito. So magkakaroon ka ng low gear. Magkaka-low gear ka. Pero ito wala nga effect yung pinakasagad niya sa baba. Ngayon nakalagay din doon na increase top speed daw. Ito kasi pag umangat, ganyan. Angat siya dito na. Ngayon dahil kalkal pulit ang gamit natin.
Yan, sumasagad talaga yung bola dito sa taas. Bali, mangyayari dyan, pag sagad na, mapa-normal na bola or yung sliders ang ilagay nyo, pag kalkalpuli ha, malilimit na siya nito. Itong dalawa, pag nagdikit na to. Yan. Pag nagdikit na kasi yan, wala nang itataas talaga yan. Ganyan lang yan. Ito kasing puli natin is nagdidikit siya. Yan, kita nyo yan, yung mga marka na yan. Yan, yung guhit na yan sa bilog para magaspang. Tapos ito, yan, nagpapangabot kasi na yan. Kasi nga, kalkal na to. Kalkal na yung flyball ramp nito. Kaya umangat na talaga. Kahit bilog na bola ilagay ko, or kahit yung slider na yon, same pa rin. Magpapangabot at magpapangabot pa rin sila. So, wala siyang effect sa top speed. Ganun pa rin. Ngayon, kapag naman nalimbawa, stuck yung pulley nyo. Ito, stuck pulley ko ng ADV. Yan. Pansin nyo ito, hindi nag-aabot. Ito, yung, ito, dry face tsaka pulley, hindi nag-aabot. Kasi ano, na namang marka na or sign na nag-aabot sila. Kasi malinis eh. So, hindi sila nagpapangabot. Siguro mga ganyan lang. May space pa siya na ganyan pag dumudulo ka na ito sa stock na pulley. Yan, kapag ito ang ginamit mo, itong Dr. Pulley slider, posible na mas maglapit yung pulley at dry face, yung mga surfaces. Kasi pag yan nakaangat na ganyan, yan, ito yung sagad niyan eh, kasi may stopper yan, ito, yan. Parang pader, yan, parang pader na yan. Kung nakaangat na yan na ganyan, posible na mas magdikit nga yung pulley at dry face, so posible na mas dumulo ka. Kasi pansin niya, mataas. Oh. Kung sa normal na roller or bola, gandito lang, yan, may, parang may tapyas dito. Ito kasi may pasobrang ganun. Para nakakurba. So, ang position niya sa back plate, yan, ganyan na abutin niya sa back plate. Pag normal na bola is, mas mababa. Para mas mababa yung iaangat niya. Kasi ito, yan, pansin niya yung difference. Normal na bola at yung slide. So, posible na mas madagdagan ka ng dulo. Ito, maganda kuha na nyo ng baseline, yung stock na pulley nyo. Bago nyo ikabit ng sliders, para malaman nyo talaga kung mas dudulo siya. Ang gawin nyo, lagyan nyo ng marker yung pulley nyo. Kuwitan nyo na ganyan. Yan, tapos itry nyo. Sa normal na bola na bilog, tingnan nyo kung hanggang sa maabot. Tapos ikabit nyo ng sliders na Dr. Pulley. So, kuwitan nyo ulit. Kuwitan nyo ulit sa kabilang side siguro. Ganyan. Kapag yung bura nito, halimbawa itong stock, hanggang dito lang bura. Hanggang dyan lang, hanggang dito. Pag nilagay niya na yung sliders at nabura yan hanggang dito, posible na mas naglapit talaga sila kung gano'n ang nangyari. Yan ito. Kung bawa, ganyan dati, mas naglapit silang gano'n, kaya masangat yung belt. Pag nabura yung marker, ha. Yan lang. Ako kasi hindi ko na matatry ito sa stock na pulley kasi gusto ko lang itry dito sa pulley ko, mga kalkal na. Kung may difference talaga sa takbo. Pero ito definitely, malaki yung chance na mas dudulo ka dito kasi nga ito hindi nagdidikit. Hindi nagdidikit pag all stock. Hindi nagpapangabot talaga yan. So, posible na magpangabot yan or mas maglapit pag dumudulo ka na. Pag yun ang nilagay mo. Pero testingin nyo rin ha. Ito yung gamit natin bola. Timbangin natin. 14.9 15 grams. Itong sliders 14.8, mas magaan pala ito, no? Ang konti 14.8. So, ang i-round off mo is nasa 15 grams yung timbang. Same lang ng timbang to. So, walang makita talaga kung may difference ba sa performance. Sa arangkada, sa dulo, papakiramdaman ko maigi kung may nagbago ba talaga. Pero nung chinecheck natin kanina, pag nakasalpak na siya sa pulley, wala naman siya maiging difference. Kapag kalkal yung pulley set, kasi angat talaga yan. Not unlike kapag stuck yung pulley set nyo, posible na mas dumulo pa. Ito rin pala importante, yung back plate nyo dapat naka-rounded yung edge. I-smooth out nyo to kasi matalas to. Pag ito sumasagad na ng buka, ayan o, abot yan dyan. So, ang tendency is pag matalas ito, itong edge ng back plate nyo, makakain to. Ayan, makakain yan. Parang sa bola, pagka nagkakaroon ng kanto. Ayan, ito yung cost nun eh.
matalas yung edge yung backplate. Same lang din, kailangan na-assign yung backplate para hindi siya makakain. Ito actually ginamit ko na kay Click to. Tapos yung backplate ko kay Click nun, hinasa ko or niround ko yung edge ng backplate nun. Tignan niya, wala naman damage. May napanood kasi ako na nagbablog. Kinesting niya sa stock na pulley. Tapos para hindi ata niya hinasa yung edge ng backplate. Nagkaroon ng damage yung ganito. Yung bandang dulo dito. Parang nakakain na ganun. Ayun nangyari. Ito, nung natesting ko naman kay Click, hindi naman na damage kasi nga nakahasa yung... Wala, ito palang kabilang to. Nakahasa yung... backplate ko yung edge, makinis, hindi siya matalas. Ganun na lang gawin nyo. Nakabit na natin to kay ADB sa EasyTech na pulley set. Paganyan nga ang position nya, paganyan. Kaliwang side, nakaharap yung covered side. Ito kasi dinesign talaga nila to para sa stock na flyball ramp. Ito kasi yung ating kalkal na eh. Para mas umangat talaga. Ayan yung may stopper na yan. Kasi doon siya titigil eh. Yung korte nito, tinan niya. Pero parang may kanto din. Yun ang design nito talaga. Pero gusto ko lang i-try dito nga sa kalkal na pulley set natin kung ano bang takbo, kung mag-iba ba o hindi. Ang washer ko. Okay. TDC mark nito, tuldok. Lagyan ko lang lagi ng marker para madaling mag-TDC. Para sa weight distribution lang naman to. Para balance. Dito yan nakatapat, yung tuldok na yan. Sa tuldok nito ang sigonyal. Ito. Tuldok na yan, tapat mo dito. Tuldok nito. Yan. Belt. Drive base, alin man dito sa dalawa, tapat dito sa tuldok. Natin ng konti. Truck drive, pasok natin. Bell. Washer nut. Upit konti. White tool. Tension para malapat sa lupa. Bell holder. Tapos torque wrench. Ayan. 59 Newton meters, 49 Newton meters. Op, 59 Newton meters. Op, 49 Newton meters. Wait ko lang yung cover tapos test ride na. Kulilan bypass tayo. Testing natin ito ngayon, itong performance na Dr. Pulley na 15 gram sliders. Kung may difference ba. Sana maluwag, no? Tsaka sana hindi malakas sa hangin. Medyo makulimlim kasi eh. Ano tunan nyo? Parang baka malakas sa hangin. Kaya try natin. Tapos na RPM, ha? Oh, malakas ang hangin. Hirapan tayo nito. Yoko natin pag dumudulo. Target natin 125. Yun yung kagaya dati. Swerte yung 129 natin. Pero ang lakas ng hangin, no? Tigil. Oh, kanto. Lakas ng hangin ngayon. Ayan, maluwag. Maluwag, oh. Antay kang dudulo.
lakas ng hangin. 17. Maganda siguro pabalik, no? Para hindi sa lubong hangin. Try natin na lang pabalik. Ay, ikutatay natin kung dito ay hindi na mahangin. Try natin. Baka parang mas mahangin doon kanina. Yan ang bilis, oh. Yan, good, makakadulo tayo dito. Salubong ngayon sa kabila, kaya hanggang 117 lang. Ito, makadulo na tayo. Iyukuha natin pag 120 na takbo. Tapos 125 yung target natin at top speed. Kung lumagpas doon, swerte. O, salubong talaga hangin doon sa kabila. O. Ito niya, 120 na agad. Iyukuha natin. Babad, 123. 124, babad. Na 124, babad. So same pa rin yung top speed, no? Pagduluhan. Pwede natin. Yara. Talbog. Babad, 124. Na 124 talaga, 125 babad. So same lang, no? Wala talaga improvement sa dulo. Parehas lang ang takbo niya. 125. Yung dating 129 ko dito sa bypass, nag-slipstream ako daw, may sinusundan ako ng kotse na mabilis. Kaya parang namimik ko yung walang hangin. Pero yan, pag may hangin sa harap mo, wala kang sinusundan, 125 ang top speed na naka-pulley set na ID. Pero malakas talaga hangin ngayon. Ramdam na ramdam, eh. Last chance. Bitin. Ayan na yung kanto, oh. Bitin na tayo. 21 22 23. Hop, kanto na. Bitin. Pero yun, yun yung naging result. So same lang talaga, 125 ang pinakasagad niya. Ayan, magdedepende na lang yan sa lakas nga ng hangin kung mas tutuling ka pa. Pagka asin walang hangin, makakaya niya mag 129, 130 siguro. Ayan nga, pinakamabilis na hit ko dyan dati is 129. Pero yon, yung
pagka may hangin, may headwind is parang 124-125, so same lang, wala siyang difference sa takbo. Ngayon, siguro try nyo sa stock na pulley, itry nyo kung may difference, pero feeling ko talaga mas dudulo. Pati yung napanood ko na vlogger eh, si ano yan, si JR Speed, oh. Ang tinry niya yun sa Aerox, Aerox na stock, tapos Aerox na kargado na nakapulley set. Yung una tinry niya sa stock na Aerox, stock lahat pati pulley, parang nadagdagan ng 2kph yung takbo nung sa stock niya nilagay. Pero nung tinry niya dun sa Aerox niya na kargado, naka CVT, same lang yung top speed na nakuha niya nung nagtry siya ng Dr. Pulley na sliders. Wala talaga siyang effect pagkakalkal na, kasi nga nagpapangabot na talaga yung bullet drive pace, so hanggang doon lang talaga. Kaya pwede nga kayong madagdagan ng dulo niyan kung stock yung pulley na gamit nyo. So depende na sa inyo yan kung anong grams ang ilalagay nyo. O all stock kayo, pwede kayong mag minus 2 grams kung gusto nyo na merong konting galit, may mataas ng konting RPM. O kung ayaw nyo, ang gusto nyo yung stock pa rin na bola, stock yung RPM, medyo malumanay nga lang yun, yung mababa kasi RPM nun eh. Ito 15 din yung hiyaw naririnig nyo, malakas humiyaw, pero lintik ang arangkada, lakas ang arangkada, baka mabilis niya makuha yung top speed pagka magaan, pagka ito na akalkal, kaya sobrang gaan ito. Pero kung limbawa stock, huwag nyo masyadong gaanan, okay na yung minus 2 lang pag all stock lang. Ito kasi nga naka pulley set na to na kalkal, tapos naka spring. Lagay ko na lang yung link niyan sa description, yung nabili natin na Dr. Pulley sliders. Medyo mahal nga lang yun, parang 1-2 yata ang presyo niyan eh. Nasa 1-2. Medyo may kamahalan siya kung ikukumpara mo sa normal na mga rollers, mga bola. Pero ang maganda rin dito is mas matibay daw, ha. Ako ngayon ko pala magagamit to. Kasi kung iisipin nyo nga naman, wala naman magkakanto eh, kasi may kanto na siya eh, no? Parang automatic na may kanto, hindi na siya magkakanto gaya ng bola na diba, mga stock na bola nagkakaroon ng kanto. Ito wala na, hindi na magkakanto. Sa ang gagawin nyo lang talaga is yung edge ng backplate is hahasain nyo, gaya ng pinakita ko yun nga, yung IGR speed na vlog nakayas agad, kasi malamang matalas yung edge ng backplate, no? Kaya nagkaganon. I-update ko rin kayo kalimbawa ito damage, masira, comment na lang kayo siguro, tanongin nyo ako mga ilang buwan ako na na-upload to, kung gamit ko pa ba. May mga nakita na rin kasi ako na gumagamit nito, matagal na. Sinasabi nila matibay daw, hindi raw nagkakanto kasi may mga kanto na nga automatic na may kanto, so hindi na siya magkakanto. Okay din para sa akin ito, although nga na-prove natin na wala naman siyang effect, same lang naman sa arangkada, sa dulo same lang siya. Pero depende pa rin yan sa pulley na gamit nyo, kasi merong mga klase ng pulley na yung size ng bola niya mas malaki, so posible na mas magkaroon kayo ng low gear. May nakita kong video nun eh, parang kinakompare niya yung stock na bola ng specific na motor, mas malaki compared dun sa Dr. Pulley na sliders. So magkaiba kasi nga ng size yan, kasi limbawa pang Honda Beat hindi mo naman pwede ilagay sa ADB, magkaiba ng size yan eh. So doon magkakatalo, depende sa design. Pero sa case na ADV is wala talagang effect yung sa low end tsaka doon sa top speed kapag kalkal na yung pulley set. Pero pagka stock yung pulley set mo, possible na pwede madagdagan ng dulo, although same lang yung sa low gear. Dito na tapusin yung vlog, like ko na lang yung link niyan sa description para kung gusto nyo yung itry, yeah, try nyo na lang din. Trial and error pagka mga ganyan sa panggilid, na masaya yan. Nakapagbira tayo na basta maluwag yan. Ayun na, log-log yan. Uwi na ako nito, diretso na ako, hindi mo kasi OBR dun eh, sa bahay nila. Solid talaga yung arangkada nito, 15.